kapatid kong kanta ay para ang bata ay iyong makilala. Sino, sino, sino ba ang bata? Sino, sino, sino ba ang bata? May edad na mas mababa sa 18 taon. Kaming mga bata, kami nararapat pahalin alagaan at kinakalinga. May mga bata ring 18 taon o higit pa, hindi kayang alagaan ang sarili. Laban sa abuso't pananamantala, dahil sa kondisyong pisikal o pag-iisip. Ang bawat bata ay may karapatan. Karapatang mabuhay at maproteksyonan. Karapatan mo ring umunlad at makilahok sa pamayanan. Ako'y may karapatang mabuhay, magkapangalan at bansa na tunay. Ako'y dapat alagaan at maging malaya, maging pati ng pamilyang kumakalinga. May tirahan at sapat na pagkain, malayo sa sakit at malinis ang paligid. Ako'y may karapatang umanlad. Nararapat akong makapag-aral. Aking talento'y dapat mabigyang ninang, matutunan ang kultura at mabuting asal. Hayaang maglaro kasama ang mga kaibigan at maglibang sa parke sa ilalim ng araw. Ako'y may karapatang maproteksyonan, iwasan ang mga lugar na may karahasan. Malayo sa panganib at dapat ipaglaban. Tumira sa lugar na payapa at ligtas, sa tahimik at matulungin na pamayanan. At siyempre pagtanggol ng pamahalaan. Ako'y may karapatang makilahok, makisali sa desisyong sa akin may epekto, makayag ng sariling pananaw. Bumuo ng samahang pangkabataan, magsama-sama ng mapayapa. Lumahok sa advocacy ang kailangang bigyan ng linaw. Katumbas ng karapatay, mga tungkulin na dapat nating gampanan. Responsibilidad sa ating mga karapatan ang dapat nating malaman. Mag-aral ng mabuti, alagaan ng sarili, kumain ng tama, sumunod sa magulang, ayusin ang paghayag sa opinyon ng may paggalang, tiyak ika'y pakikinggan ng nakakatanda. Ano nga ba ang child abuse o abuso sa bata? Masama ito at nakapipinsala. Para mapigilan ito, kailangan natin itong alamin. Abuso, abuso, pananakit, pagpapabaya, at pananamantala, ito'y hadlang sa karapatan. Abuso ay paglabag sa ating karapatan. Walang dahilan para ito'y mangyari sa kanino man. Ngayon, alamin natin ang abusong pananakit. Ang abusong pananakit ay physical, sexual, emotional. Atin ang tuklasin para atin ang pigilin. Physical na pag-aabuso ay pagdidisiplina na may kaparusahan, tulad ng hampas o bubugan. Dulot nito'y pasa, galos o kapansanan. Sexual na pag-aabuso na may pananakot, panloloko, pinipilit na makipagtalik, ginagahasa o minomolestya.
at ang emosyonal na pag-aabuso'y pamamahiyat, pagmamaltrato, insulto, murat, pananakot, mga masasakit na salitang paulit-ulit. Ang abusong pananakit ay physical, sexual, emotional. Atin ang tuklasin para atin ang pigilin. Pagpapabaya sa mga bata ay hindi tama, di dapat makita. Dapat ang pamilya ay malaga, may sapat na pagkain, damit at tirahan, edukasyon, disiplina at kilinisan para sa kinabukasan nating kabataan. Kung ito'y di matugunan, pamilya'y di ito makayanan dahil sa pinansyal na kakulangan. Problema'y dapat masolusyonan. Mga musmos sa lansangan, naglilimos ng pera, makakain man lang. Magulang na sa panginuman, mga anak iniiwan at hinahayaan. Pagpapabaya sa mga bata ay hindi tama, di dapat makita. Paano naman tala pag-unlad ng batay naaantala? Tulad na lang ng prostitusyon, pagbayad ng pera o konsiderasyon, kapag batay gumawa ng kahalayan o makipagtalik sa kaninuman. Isa pa rito ang pornograpiya, pinalaswala larawan ng bata. Sa video basahin at internet na may bayad o pabor na kapalit. Paano naman tala pag-unlad ng batay naaantala? Meron pang child labor kung tawagin, patay-laan sa delikadong gawain, mapanganib sa isip at kalusugan, ginagamit sa krimen at sa paggawaan. Dapat tandaan, kapag ganito ang mga nangyayari, pananamantala yan. Kahit saan man mapadpad, tanungin ang sarili agad-agad, ligtas ba ako sa peligro? Sa mundong ginagalawan, mabuti pat matay atin buksan. Tignan paligid, baka may nasasaktan. Abuso'y maaaring nariyan. Pwede mangyari ito sa bahay o paaralan, sa komunidad man o simbahan. Pwede pa nga sa opisina, tagoman o nakikita. Basta kahit saan, sarili dapat ingatan. Magtiwala'y hindi basta-basta, siguraduhing ligtas ikaw at sila. Pang publikong lugar o pribadong lugar, kahit saan, kahit di inaasahan, maaring lugar na kapahamakan. Basta't kahit saan, sarili dapat ingatan. Magtiwala'y hindi basta-basta, siguraduhing ligtas ikaw at sila. Lahat ng klase ng abuso sa bata'y may epekto. Depende sa kanyang naranasan, maaring di agad malimutan.
na dadala ng matagal at posible pa hanggang sa katandaan. Apuso'y may epekto, batay malungkot, tulala at di na makalimot, isa at nandulumo. Wala ng belief sa sarili, sakit kapansanay tumitindi, ang buhay ay sadyang mahirap, nawawala ng gana sa pangarap. Ang puso'y may epekto, batay malungkot, tulala at di na makalimot, bansa at nanulungot. Hirap nang bumangon maski pagtulog, nawawala pag-asa at tulong. Mailap na sa tao't matatanda, napapabayaan ang sarili at iba. Ang puso'y may epekto, batay malungkot, tulala at di na makalimot, isa at nandulungo. Abuso ay dapat nating iwasan at labanan. Tayo'y mahalaga. Iwasan at labanan mga abuso sa kabataan. Kami ay proteksyonan sa mundong aming kinagalawan. Una sa lahat, kailangan nating alamin na ang ating karapatan. Ibahagi natin at sabihin sa madla para ang lahat sa komunidad magtulungan sa pagprotekta sa ating mga kabataan. Lumayo sa panganib at delikadong sitwasyon. Huwag magtiwala sa di natin kakilala. Sila'y potensyal na mang-aabuso. Labanan at iwasan mga taong puso. Kaya't magpaalam sa matatanda kapag umalis. Tiyak anumang panganib, maiiwasan ng mabilis. Kung maabuso ka man, may masusumbungan. Di dapat mahiya, di natin to kasalanan! Di natin to kasalanan! Iwasan at labanan mga abuso sa kabataan. Kami ay proteksyonan sa aming ginagalawan. Makakatulong din ang mga matatanda at mga magulang para abuso'y maiwasan. Makinig, alamin ng may atensyon. Sa magulang at nakakatanda, mabuting respetuhin din ang mga nakababata. Karapatan nila'y protektahan at bigyan ang kanilang pangangailangan. Sa oras ng magalit at ulo'y biglang umihi, iwasan ng paggamit ng pananakit. Disiplina'y idaan sa mahinahong usapan upang bata'y maayos na maliwanagan. Makinig, alamin ng may atensyon ang daing ng kabataan ngayon.
ay marami pang dapat malaman, maraming tanong at sana'y mapakinggan. Kapag mali ay inyong gabayan, anumang abuso'y di dapat maranasan. Makinig, alamin ng may atensyon ang daing ng kabataan ngayon. Kapag may nalamang abuso kanino man, idiretso sa otoridad na siyang sumbungan. May tatlong hakbang na dapat niyong malaman na inyong gagawin kapag may batang naaabuso. Lagi yung tandaan na ang otoridad ay tutulong at masusumbungan. Huwag nang matakot at kayo'y manindigan. Magsumbong, lumayo, sumuporta. Ang tatlong hakbang para sa bata. Una, magsumbong. Magsumbong sa police, social worker o barangay. Sino mang otoridad ay makakaagapay. Sila ang tutulong sa iyo't may serbisyong alay. Sunod, lumayo! Ilayo ang bata sa mga tao't lugar na mapanganib. Bigyan silang atensyong medikal at ilayo sa pasakit. Alalahanin na humingi ng tulong sa taong marurunong. Sa huli, sumuporta! Tulungang magsampa ng kaso ang sinumang bata na labanan ang mga abuso niya't nananamantala. Pati na rin ang mga taong sa kanya ay nagpabaya. Magsumbong, lumayo, sumuporta. Ang tatlong hakbang para sa bata. Ang bata.